gamit ang Maroproach. Ito ay pinagsamang Marungko at Teacher Miss Approach. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin kung paano nabuo ang pantignata. Kaya naman, pagkatapos ng video lesson na ito, kayo ay inaasahan na napagsasama ang tunog ng letrang T at ng letrang A upang makabuo ng pantignata. Nababasa ang pantignata at ilang mga salita na binubuo nito. At naisusulat ang pantignata. Huwag mag-alala, kayang-kaya nyo ito. Basta manood, makinig at sumunod sa akin. Bago natin simulan ang ating aralin, awitin muna natin ang alfabetong Filipino inainawit ng pop babies. Sumabay kayo ah! Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, pagbalik-aral muna tayo. Natatandaan niyo pa ba ang mga pantig na napag-aralan natin noong mga nakaraang video lessons? Sige nga, tingnan ko nga kung natatandaan niyo pa. Ano basa sa pantig na ito? Sa. Sa. Tama! Sa. Sa ang basa sa pantig na ito. O tandaan mga bata ha. Ito ay sa. Ano naman ang pantig na ito? Yi. Ya. Ya. Tama! Ya. Ang basa sa pantig na ito ay ya. O tandaan ha, ito ay ya. Eto mga bata, anong pantig ito? Tama! Ha. Ha ang basa sa pantig na ito. O mga bata, tandaan ha, ang pantig na ha. Natatandaan niyo pa ba ito? Tama! Ma. Ma ang basa sa pantig na ito. Tandaan ha, ito ay ma. Eto, ano ito? Ka. Ang basa sa pantig na ito ay ka. Ano naman ang pantig na ito? Wa. Tama!
wa. Tuwa ang basa sa pantig na ito. O tandaan mga bata ha! Noong nakaraang video lesson ay itinuro ko sa inyo ang letrang ito. Natatandaan niyo pa ba ito mga bata? Anong letra ito? At ano ang tunog nito? Tama! Ito ay ang letrang T. Ang tunog ng letrang T ay T. Sabihin niyo nga! Ngayon ay bumuo tayo ng panibagong pantig. Pagsasamahin natin ang tunog ng letrang T at ng letrang A upang makabuo tayo ng panibagong pantig. Ano ang tunog nito? Tama! Ngayon, tatabihan ko ito ng letrang A. Sa pagsasama ng tunog, kailangan nating tanggalin ang tunog ng letrang A. Ibubuka lamang ang inyong bibig. Huwag sasabihin ang A. Ibubuka lamang ang bibig. Kapag dumating na kay letrang A, ibuka ang bibig. Patunugin natin ang tunog ng letrang T. Kapag dumating kay letrang A, biglang ibuka ang bibig. Handa na? Anong bagong tunog ang inyong narinig? Tama! Ta! Ta! Tayo ay nakabuo ng pantig na ta. Kapag magkasama na ang letrang T at letrang A, ang basa na natin ay ta. Tama! Ta! O sabihin nyo nga mga bata, ta! Lakasan pa! Ta! Magaling! Ngayon ay alam nyo na kung paano nabuo ang pantig na ta. Ngayon ay magsanay tayo sa pagbasa ng pantig na ta. Handa na ba? O ako na muna ang gagawa nito. Manood at makinig. Tingnan kung paano ko ito gagawin. Ta, 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 ta. O ngayon mga bata, sabayan niyo ako. Basahin natin ang pantig na ta. Kapag pinakita ko ang pantig na ta, basahin ito ng malakas. Sabay tayo. Handa na? Ta, 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 ta. Magaling! O ngayon, kaya nyo na bang basahin ang pantig na ta na mag-isa? Kayang-kaya nyo yan! O pag pinakita ko ang pantig na ta, basahin ito ng malakas. Handa na? Magaling! Ngayon naman ay magpapakita ako sa inyo ng mga salita. Tukuyin kung nasaan sa salitang ito ang pantig na ta. Ang unang salita ay tasa. Tasa. Nasaan ang pantig na ta sa salitang tasa? Tama! Tumpak ang inyong sagot. Ang basa dito ay ta. Sabihin nyo nga, ta. Ngayon naman, ang sunod na salita ay mata. Mata. Nasaan ang pantig na ta sa salitang mata? Magaling! Nakita ninyo ang pantig na ta. Ang basa dito ay ta. Sabihin nyo nga, ta. Ang sunod na salita ay lata. Lata. Nasaan ang pantig na ta sa salitang lata? Ituro nyo nga. Tumpak! Ta ang basa natin sa pantig na yan. Sabihin nyo nga mga bata.
ta. Ang sunod nating salita ay tama. Tama. Nasaan ang pantig na ta sa salitang tama? Ituro nyo nga. Tama! Tama ang inyong sagot. Ang basa natin sa pantig na ito ay ta. Sabihin nyo nga. Ta. Ang huling salita ay pitaka. Pitaka. Nasaan ang pantig na ta sa salitang pitaka? Tama! Nakita mo ang pantig na ta sa salitang pitaka. Basahin nyo nga. Ta. Ta. Lakasan pa. Ta. Magaling mga bata. Natukoy nyo na ang pantig na ta. Palakpakan ang inyong sarili. Magaling! Ngayon ay alam nyo na ang pantig na ta. Kaya naman, bubuo tayo ng mga salita gamit ang pantig na ta at ilang mga pantig na natutunan ninyo nung nakaraang video lessons. Kayang-kaya nyo ito! Halika, subukan natin! Anong pantig ito? Tama! Ta! Ngayon ay tatabihan ko ito ng pantig na ito. Anong basa dito? Tama! Ma! Ngayon ay basahin natin ang dalawang pantig. Ta! Ma! Ta! Ma! O ngayon basahin natin ng mabilis. Ta! Ma! Ta! Ma! Anong basa sa salitang yan? Tama! Tama! Ang sinabi mo! Ang basa natin sa salitang yan ay tama! Tama! Sabihin nyo nga, tama! Ngayon, subukan natin ito. Anong pantig ito? Tama! Ta! Tatabihan ko ito ng pantig na sa! Magaling! O ngayon, basahin natin ang dalawang pantig. Ta-sa. Ta-sa. O basahin na mabilis. Ta-sa. Ta-sa. Anong basa sa salitang yan? Tama! Tasa. Ang basa sa salitang yan ay tasa. Sabihin nyo nga, tasa. Magaling! Anong pantig ito? Tama! Ta! Ngayon ay tatabihan ko ito ng pantig na ka! Magaling! O ngayon basahin natin ang dalawang pantig. Ta! Ka! Ta! Ka! O basahin na mabilis. Ta! Ka! Ta! Ka! Anong basa sa salitang yan? Tama! Taka! Taka! Ang basa sa salitang yan ay taka. Basahin nga. Taka! Anong basa sa pantig na ito? Tama! Ma! Ngayon ay tatabihan ko ito ng pantig na ito. Anong basa dito? Tama! Ta! O basahin natin ang dalawang pantig. Ma-ta. Ma-ta. O basahin natin na mas mabilis. Ma-ta. Ma-ta. Anong basa na? Tama. Mata. Ang basa sa salitang yan ay mata. Basahin nyo nga. Mata. Magaling! Anong pantig ito? Magaling, alam nyo na ang ta. O ngayon, tatabihan ko ito ng anong pantig yan? Tama, ya. Ya. O ngayon, basahin natin ang dalawang pantig. Ta, ya. Ta, ya. O basahin naman sa bilis. Ta, ya. Ta, ya. Anong basa na? Tama!
Ang basa natin sa salitang yan ay taya. Taya. Masahin nyo nga. Taya. Magaling mga bata! Upang maging mahusay sa pagbabasa, kailangan magsanay palagi sa pagbasa. Huwag kalimutan na basahin ang page 8 sa inyong magbasa tayo reading booklet. Kung kayo'y nahihirapan, magpatulong sa inyong mga magulang. Hindi lamang dapat alam ninyo kung paano basahin ang pantig na ta. Kailangan din na matutunan ninyo kung paano ito isulat. Kung napapansin ninyo, mayroong guhit sa pisara at sa inyong mga sulatang papel. Ang mga guhit na ito ay magsisilbing gabay ninyo upang maisulat ninyo ng tama ang pantig na ta. Halika, simulan natin na isulat ang pantig na ta. Unahin natin ang malaking pantig na ta. Isulat natin ang malaking titik na letrang T. Yan ang malaking letrang T. Ngayon, tabihan natin ng letrang A. Ang basa natin sa pantig na yan ay ta. Ngayon naman, ang maliit na ta ang isusulat natin. Isulat ang maliit na letrang T. Tabihan ito ng letrang A. Yan, ang basa natin dyan ay ta. O halika, sabayan mo ako. Gamitin ang inyong mga daliri. Ikumpas ito. Isunod ang inyong mga daliri habang ako'y nagsusulat sa pisara. Unahin natin ang malaking ta. Guhit pababa. Mas guhit sa itaas. Ngayon, tabihan natin ng letrang A. Yan. Malaking ta. Ngayon naman, yung maliit na ta. Maliit na letrang T. At tabihan natin ng letrang A. Yan. Ang basa natin ay ta. O mga bata, magsanay sa pagsulat ng pantig na ta. Kung kayo'y nahihirapan, magpatulong sa inyong mga magulang. Magaling mga bata! Ngayon ay alam nyo na ang pantig na ta. O huwag kakalimutan ito ha. Magsanay rin sa pagsusulat nito. At basahin ang page 8 sa inyong magbasa tayo reading booklet unang bahagi. Kung kayo'y nahihirapan, magpatulong sa inyong mga magulang. Muli, ito si Teacher Ruby. Nagsasabi, ang bata marunong magbasa, malaki ang pag-asa. O hanggang sa susunod na video lesson, paalam!